Hirap pa. Where a mother's heart is unconditional love. Ay, ganun. So guys, hindi ko na kayo nadala sa malubong pakipagpagpakan sa mga kawayan. Yung ginawa ko guys, so nilagyan ko ng butas dito para talian ko ng wire. Kasi pagka wala siyang butas, hindi ko siya, hindi siya yung basta-basta makakapit yung wire dahil madulas. Kaya nilagyan ko yan ng butas. Ito. Tsaka ito. Pasensya na kayo sa talent ko. So yung gagawin ko para malinis naman tingnan, tatanggalin ko to yung niya, yung pinaka-skin. Da. Yan guys, to. Para malinis tingnan, parang siya, tanggalin mo yung niya. Para pantay ba? Para pantay tingnan. Tapos na pala kaming guys, mag-dinner. Galuto ko na dinner ako pagkatapos. Uminom na ako ng gamot ko. Tsaka nagpahinga konti. Tapos nakipagpapaka na naman ako sa props ni Liam. Ito guys, lang to ng balti. Baldi ba yun sa Tagalog? Amax. Baldi na, no? Sa Tagalog. Baldi sa Tagalog, sa Ilonggo. Baldi man. Medyo mahirap din siya, guys. Kasi yung kamay ko walang lakas. Kasi nga, sumasakit pa to yung ko. Ito yung daliri ko. Yung inliliit. Na-tritis na ko siguro. Buday na pag nagatikulang. Hirap na pagka tumatanda, guys. Siyempre, dami nang nararamdaman. Pero kung tutuusin, bata pa ako. 48 pa lang. Kaso nga dahil sa anxiety ko, parang nagsama-sama na. Hila pala ganito din. Hindi na siguro ganito yun. Nakitaon man nila yan. Boy. Hindi. Kinang lang gibalatan. Hindi na guro ano. O, tiglo naman ni Oh. Kuwanan ta lang to. Decide. Ibaluton ta lang sa lagyan ng butangan. Tapos ang art paper na color yellow. Hindi construction paper. Pado namin matulupong. Masakit sa kamay. Mahirap balatan guys. Talikod lang naman dahil Liam. Kasi lang naman sila drum beaters. Ito no, sa likod lang kamo. Hapang. Sa likod lang naman sila. Hindi naman sila masyado kita. Yung mahalaga lang yung pag-drums nila dapat maayos. Maganda yung tunog. Yun na naman ang importante. Kasi matatakpan din sila ng kanilang chair dancers. Chair dancers, ano tawag doon to? Buhat. Sa likod lang sila nagda-drums. Tapos may mga sila. May mga kasama silang babae na sumasayaw. Hindi ako boy or girl this house. Please. Ay, Naina, Nag-alarm na ang ko para sa aking physical from. Nag-alarm na guys para sa gamot ko sa aking anxiety. 9. Kasi dapat minsan 8 pa lang natutulog na ako. Lalong-lalong na ngayon, pagod ako. Kasi kailangan ko ng tapusin. Liam, kuha ka doon kanila. Lighter. Butas na doon. Ay, hala ka, budlay. Gali ito. May budlay siya higdan. Pero naano mo na gali, sarado na, guys. Di ba, di ko open to. Madali lang. Kaso sarado na, Something.
Mahirapan naman ibalik. Sige. Muna na mag-off? Mag-brainstorming na naman ulit si Mama kung paano niya ito gagawin. Dapat one-third. Kuwakayam ng ano yam, ng ano gaya na ah. Pagtanda ko balay ng pentel pen. Dito, tapos dito siguro, dito, 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 tsaka dito. Kailangan i-balance natin guys para makatayo siya ng maayos. Patayin mo muna yung electric fan. Oh. So, may kandila ako dito guys. Oh. Para makabutas ako, initin ko yung wire. Initin ko yung wire guys para mabutasan ko. Para matalian ko. Ayun guys, minutas na. Hindi naman siya maano guys, hindi naman masyadong matigas, basta mainit lang ang wire, madali na siya butasan. So, medyo mahirap din guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya pagtapos na. The next day. So, good morning guys. Pasensya na kayo kagabi. Hindi ko na naipagpatuloy ang aking vlog. Kasi pagod na pagod ako. Tsaka parang na-depress ako. Na-depress ako guys sa ano, sa aking health. Pero thank God na kahit pa paano na ano ko pa rin. Kumbaga, bisan ano kabudlay ang challenge, ang trials na nag-abot sa kabuhi ko. Natagumpayan ko yun dahil nandiyan na yung Panginoon para sa akin. Ito na pala yun guys, o yung ginawa ko pagabi, yung drums ni Bunso. Napakita ko sa inyo. Ayan siya guys, oh, yung stand niya na ginawa ko. Ayan. Super kalat ang aming bahay guys. Ayan. Tuwang-tuwa naman si Bunso guys. Ayan, nilagyan ko ng design yung kanyang ano. So, papakita ko sa inyo guys ang result ng aking, ano, ng aking ECG. Sandali lang. Ito pala ang result ng aking ECG guys. Oh. Yan ang result ng aking ECG. Tapos, ito yung aking, ano, yung aking meds, yung gamot ko, guys. Yung Vasalat ko, ganun pa rin, kasi kailangan ko pang mag-undergo ng isa pang test para malaman kung kailangan taasan ang dosage ng aking gamot or ganun pa rin.
Pero yung aking Concord, yung para sa heart ko, dinagdagan nito. Ginawa niya ng ano, isa. Dati half lang to guys eh. Ngayon ginawa niya ng isang tablet. So, ito pa yung isa ko pang gagawin. Ito pa yung mga test pa na kailangan kong gawin. Mga laboratories ko, magpapalaboratories ako ulit. Tapos, ito yung isa ko pang gagawin para sa heart ko. Ayan. Yung ano guys, yung isa pang test para sa blood pressure ko, bali lalagyan nila ako. Ipapakita ko rin yun sa inyo. Kasi sa Wednesday pa ako magpapalagay. Kasi ngayon, intramurals ni Bunso, baka pupunta ako. So, bukas pa ako magpapalagay dito. O lalagyan ako dito ng aparato. Lagyan ako ng aparato para mag-monitor ng aking blood pressure 24 hours guys. Kasi sa ano, sa umaga, ibig sabihin sa day, yung blood pressure ko normal naman siya. Kahapon tinignan ni Doc 110/70, pero sa gabi, sa madaling araw, biglang tumataas, mga 120 125, minsan 230, minsan 2 a.m. mga ganyan guys, tumataas yung BP ko. Mababa lang sa day, tapos sa gabi, sa madaling araw, nagiging 160/100, 140/100, mga ganyan-ganyan. So, delikado din yan, at saka hindi din safe sa akin. Kaya, kailangan ako magpalagay ng aparato. Medyo na stress talaga ako kasi nga, yun na nga ang laki ng mga gastos yung babayaran ko sa school. Tapos, dinagdagan ko pa ng, yun nga, yan yung kailangan mo magbayad sa doktor, sa mga ano mo, hindi biro. Pag ano guys, yung mga test-test, hindi biro. Malaki din yung mga bayad dyan. Kaya pero kahit ganun guys, pinagpasalamat ko lang sa Panginoon na nalalampasan ko yung lahat. Tsaka kahit pa paano, medyo natuwa naman ako na wala naman yung ano ko dahil yung isa kong anak, may maraming achievement ngayon guys. Ito si Margaret, yung pangatlo ko guys. Ito o, may nauwi siyang medal sa akin, gold medal guys, kasi nag-champion siya sa Goldberg contest. Ilalagay ko yung video niya guys sa dulo ng aking vlog. Ayan o, yung kanyang certificate. Kasi hindi pa yan nakalagay ang pangalan niya. Kasi prepared na tong certificate eh. Binibigay na lang sa kung sinong manalo. So, hindi pa naman nila alam kung sinong manalo. Kaya, hindi pa nila nilalagyan ang pangalan. Binibigay kasi kaagad pagkatapos ng contest yung certificate. So, bali ako na lang magpapalagay ng ano, champion siya dyan sa Goldberg. Tapos, mayroon siyang certificate na ano, ano lang naman to guys, certificate of participation. Pero malaking bagay din to kasi syempre natuto siya. Certificate of participation is presented to Lay Margaret Pigulmatico for participating in the activity Know Your Fraction. Know Your Fraction Scientific Calculator Proficiency Workshop. Ayan. Workshop 2D guys. Ayan. Sumali siya sa workshop. Tsaka yung kanyang Red Eagle. Yung kanyang Red Eagle Award guys. So minsan pagod na ako. Ang dami kong dinadala. Kaya nga kagabi hindi na ako nag-vlog. Kasi parang iiyak na naman ako sa harap nyo. Damo ka problema, bugat-bugat ang ulo ko, bugat ang dughan ko, parang hirap na ako, feeling ko. Pero pag nakikita ko yung mga ganito guys, yung mga achievement ng anak ko, ito, lumalakas ako, nagkakaroon ako ng kumbaga motivation sa aking sarili. Kaya laban si Mama's Love guys para sa kanyang mga anak. Tibayan ko loob ko kasi alam ko naman hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Kasi every time na may mga trials na dumadating sa buhay ko, marami ding dumadating ng mga blessings guys. Kaya yung ano ko, yung kahit may
health issues ako, pero buhay ako, malaking bagay na yun, guys. Sobrang pasasalamat po sa Panginoon na nandito ako buhay. Pinagsisilbihan ng aking anak, nakakasama ko yung aking mga anak para bigyan sila ng guidance habang lumalaki. Alam kong hindi ako perfectong ina, nagagalit din ako palagi. Dahil din may anxiety din ako, minsan may mga mood swings ako. May mga bigla-bigla akong emotion na hindi ko rin mapigilan, pero naiintindihan din yun ng mga anak ko kasi pinaano ko rin yun sa kanila, pinapaintindi ko ba sa kanila, ini-explain ko, kasi sabi ko hindi naman ako nagagalit na walang dahilan, kaya alam na nila yun, alam na yun ng mga anak ko. Mabuti na lang ngayon, medyo okay-okay na ako, guys. Kagabi pangit talaga ng pakiramdam ko kasi ano na, hapon na kami dumating from hospital. Syempre, pag naghihintay ka sa doktor sa labas, medyo mainit. Grabe ang init. Tapos, nang pag-check up mo na, saka ka papasukin doon sa may aircon. Tapos, nang pagdating ko, na-stress pa ako kasi si Bunso hindi nakasali sa kanyang blockings. Pagdating ko, dumiretso pa pala kami ng palengke, bumili ng ulam, tsaka yung kawayan na pang ano ni Bunso, pang stand sa kanyang drums. Tapos ano, inang pagdating dito, ginawa ko pa, hindi ko natapos, nagluto muna ako. Naubos pa pala yung gas namin. Pumunta na naman ako ng palengke, kami ni Bunso, bumili kami ng gas. Pagdating, yun na nilagay ko, na pinakita ko naman sa inyo sa vlog ko. Nilagay ko, tapos ginawa, nagluto muna ako. Pagkatapos nagluto, yun, ginawa ko na naman yung stand ng ano ni Bunso, ng portable drums niya. Kaya medyo stressful kahapon yung life ko, pero okay na rin. Ganun talaga. Thank you God na binibigyan mo ako ng lakas araw-araw. Tsaka syempre yung anxiety, guys, napakahirap, ano yun, napakahirap na kalaban kasi hindi mo siya nakikita, tapos wala ka naman ibang kalaban kundi yung sarili mo mismo. Pero dahil sa mga anak ko, sa Panginoon, nagkakaroon ako ng lakas, guys. Tsaka yung asawa ko, sinusuportahan naman ako. Naawa nga ako doon kasi syempre gastusin sa school, dagdagan pa ng aking mga gastusin sa doktor, sa mga gamot ko, sa mga laboratories ko. Naawa ako sa kanya kasi siya lang naman yung ano namin, yung financial support. Wala naman akong trabaho. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya kasi oo lang yan ang oo. Pag sinabi kong kailangan ko ng ganito, sige, sige, gawin mo. Kaya thank you so much. Tingnan nyo, ang aga-aga pa umuulan na. Yung oras is 6:35 a.m. 6:35 a.m. guys, ang lakas ng ulan. Ayun guys, ang lakas ng ulan. Tapos ang parehin niya ni Bunso is 8 a.m. Sana matapos ang ulan na ito para kaparehin sila ni Bunso. Sayang naman yung kanilang mga props at saka costumes. Day 2. Hello, hello, hello! Nandito pa rin ako, nakangiti kahit maraming pinapasan. So, kailangan natin maging positibo lang, guys, kasi pag anuin natin yung ating mga problema, naku, nahihirapan tayo, kaya be positive lang. Kamusta na pala kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ngayon, pupunta ako sa aking doktor. Kasama ko naman si panganay ngayon. Babalik ako doon para lagyan ako, guys, ng ambulatory, ano ba yun? Ambulatory blood pressure monitor. Iwan ko kung tama ba yung pagkakasabi ko. I-share ko rin yun sa inyo, guys, pag nalagay na sa braso ko. Bali, i-monitor yung blood pressure ko 24 hours. After 24 hours, tatanggalin yun. Tapos, syempre, i-reading yun ni doktor kung ano yung mga nangyayari sa akin sa blood pressure ko habang tulog ako. Tapos or habang gising ako, kung ano nangyayari sa akin blood pressure 24 hours. Kasi guys, sa umaga, nang nahihilo ako, mababa yung blood pressure ko.
minsan okay naman siya, pero pag masyadong mababa, nahihilo ako. Tapos sa madaling araw naman, sobrang taas, umaabot ng 160 over 100, 150 over 100. Kaya sabi ni Doktor, unusual talaga yun. Kaya kailangan ko mag-undergo sa ambulatory blood pressure monitor. So, let's hope for the best, guys. Sana tumataas ang BP ko dahil sa aking anxiety. Sana wala nang ibang dahilan para pag na-manage ko na nang maayos ang aking anxiety, babalik na rin ako sa dati. So, fight, fight, fight lang, guys. Kahit daming problema, kahit daming dinadala. Mahirap talaga, guys, ang pagsubok sa buhay. Pagka-health na talaga ang hirap. Eh, yung last vlog ko si Maxine ngayon, ilang beses na ako na bumalik ako sa aking psychiatrist, tapos ngayon sa cardiologist ko. So, kailangan nating gawin kasi kailangan pangalagaan yung ating mga ang ating kalusugan, guys. So, aalis kami ngayon ni Panganay. So, see you later. Many hours later. So, ha. Grabe, halatang pawis na pawis. Grabe ang init sa labas, guys. Kararating lang namin. Ayan na siya, guys. Oh, nalagyan na ako. Yan, pinadaan sa likod. Tapos, andito yung monitoring. Dito nakakabit. Bali, hindi ko pwede yan tanggalin, guys. Sila na yan ang tanggal sa bukas. 24 hours kasi kailangan. Ito lang para makita. Ayan. Ito siya. Mahal-mahal dito, ma'am? Medyo mahal, pero siyempre, wala tamahinan. So, follow up ko na lang kayo bukas, guys. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Daming tao. Follow up ko na lang kayo bukas pagkatapos na... Ay, ano ba to? So, follow up ko na lang kayo bukas, guys, pagkatapos ko magpa-check up ulit. See you! Day 3. Hello, guys. Gaya na sinabi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang result ng aking blood pressure monitoring apparatus. Yung nilagay yung dito ko, guys. O, nilagay dito ko. So, sabi ni doktor, kaya tumataas yung BP ko dahil sa anxiety ko. Kasi dito, normal siya lahat, guys. Mababa nga siya. Mababa nga siya. Kasi ganun, may ganun akong sistema na pagka makapunta na ako sa doktor, napapanatag ang kalooban ko. Kaya nagiging okay yung blood pressure ko. Hindi na tumataas. Kaya dito, oh. Sabi nga din, Doc, normal ito. Mababa pa nga. Kasi may kuha dito na 100 over... Ito, 103 over 11. So, mababa lang siya. Hindi ko masyado maintindihan, guys. Ito yung mga result. Ito, oh. Na-explain to lahat ni doktor. Nakalimutan ko lang. Oh, ayan, oh, yung mga results ko. Para makita nyo lang, guys, kung paano ginagawa yung kung paano ginagawa yung nilagay sa aking braso na blood pressure monitoring. Ito yung mga result niya. Ayan, guys, oh, ayan. Hindi ko maisa-isa sa inyo kasi nakalimutan ko na yung sinabi niya na, ayan. Ayan. Kasi yung blood pressure natin, kahit normal siya, pag may nag-trigger, syempre tataas talaga yun. Pero sinasabi na may talaga na may problema na para tumaas yung BP ko, hindi naman. Yung sa ko lang talaga yun, guys, anxiety. Kita nyo, yung anxiety ko. Mahirap talaga yung anxiety pag hindi mo na-manage ng maayos, grabe. Ang daming kailangan mo magpa-doktor, magpa-check up, magpa-laboratory, magpa-test. Kung tutuusin, lang yun? Parang sabihin mo lang, anxiety lang yun. Yun nga, anxiety lang yun, guys. Pero pwede niya rin i-ruin yung life mo. Sobrang magastos. Kasi syempre, pag anxiety, kinakabahan ka. Yung sabi ni Doc, hindi naman directly naapektuhan yung heart mo ng anxiety, kasi syempre pag kinakabahan ka,
ano ba yun? Sa term? Nagatibok-tibok yung heart mo. Hindi yung tamang medical term, guys. Ha? Hindi ko lang matandaan. Kaya okay naman, guys. Yung blood pressure ko, thank God. Sa ano ko lang, sa anxiety ko lang. So, sa kabila ng lahat ng mga problema ko, syempre, may pa-good vibes din. Ito, guys, oh. Nakadalawang medal si Margaret. Ito yung isang medal niya sa kanyang Goldberg. Competition, naging champion sila. Tapos ito naman sa ano, paper tower during physics Olympics nila, guys, 2023, third place. Third place sila, guys. Bali, group ano to, group na contest. Ito group din. Isa-isa sila, bawat member. So, ito yung guys ang nakakawala ng lahat ng mga pinapasan ko, ng mga dinaramdam ko sa aking health. Dahil doon, nagiging okay ako. Saka si Bunso naman, guys, meron din. First place sa table tennis, male category. Tapos ano din siya, guys, meron din siyang during first grading period, meron din siyang, hindi ko makita kung saan ko nilagay yung kanyang certificate. Meron din siyang with honors. Tapos, at ang isang pinakamalaking good news, guys, si panganay. Ayan, si editor natin, guys. First honor. Ayan, guys, oh. Ayan, kaso parang baliktad din sa camera. First honor ang ating editor, guys. BS Nursing ang kinakuha ni panganay, so hindi pa nakakaalam. Nung second year, first semester siya din yung ano, yung first honor, tapos itong second sem, nung second year pa sa last school year, siya din yung first honor, kaso huli ang kanilang ano, huli ang kanilang awarding. So itong third year niya, first semester, hindi pa naman tapos, hindi pa natin alam. Sana nga, kasi guys, alam nyo, 100% discount si panganay sa kanyang tuition. Wala na akong babayan sa kanyang tuition, guys. Miscellaneous na lang. Napakalaking tulong talaga, guys. Kaya eto. Yung na sinasabi natin, guys, ang Panginoon talaga, maraming surprises. Marami akong dinadala sa aking health. Health ko lang naman talaga yung pinaka-problema ko, guys. Health ko. Siyempre, kami sa aming financial, ano, kinukulang, talagang kinukulang, pero yun na nga, God will always provide. Mabait talaga yung Panginoon, guys, palaging naghahatid yan ng tulong, kaya hindi natin hindi natin kalimutan na laging magpasalamat sa kanya, tsaka maging syempre para maging masaya din siya. Ako, hindi ako perfect, ha, kasi wala naman taong perfect. Pero gagawin din natin ang lahat na maging mabuting tao, lalong-lalong na sa ating kapwa. Alam nyo, guys, yung pisa na nagkasakit ako ng anxiety, palagi akong nabubulol. Ewan ko ba't ganun. So, let's deal with it. Wala na tayong magagawa doon. So, hanggang dito na lang, guys, ang aking vlog. Salamat ulit sa suporta. Sa palagi pagsubaybay. Thank you so much, guys, from the bottom of my heart. Na-appreciate ko talaga. Thank you so much, guys. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, hit like, and comment on below. Also, guys, pakihit na lang ng notification bell button para maging updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Thank you so much, guys. God bless. Bye.